did Pasito's Magdayo? As I was informed by Gerald Pangilinan, nag-operate sila, they had a real-time information, and then they were running after Usman. And then nung na-monitor ni Usman, he ran to the next barangay, which is Muti ba yun? Barangay Muti. And then dahil pumasok siya dun sa MI area, na-monitor naman siya ng MI, chinalin siya. And then nung chinalin siya, nagkabakbakan na kasi ayaw niya naman magpakuha sa MI. So he will be interrogated or something. So doon nagkaroon ng bakbakan. So the MI left killed him? Yeah. So ang details naman yan, the MILF should be the one to give the details. Okay? So where did the story about the bodyguards come from? Ang ano kasi, yung mga intel namin, sinasabi, nagdududa na raw si Pasit sa mga bodyguards niya. So all the while, we thought na baka nag-away-away sila. Pero that's the real story. So yung infighting among the bodyguards did not happen? Did not happen, but si Pasit had already some doubts with this. Yung close-in niya kasi hindi na yun ang solid niya eh. So doon nagkaroon ng angle na gano'n na we thought all the while. Pero we were informed by General Pangilinan na gano'n pala nangyari. So hindi kayo maglarin doon sa baba? Well, I hope so. Hindi na magkarido kasi magkakamag-anak naman sila eh. So I hope hindi na sila mag-away-away. You're prepared for that possibility? Yeah, kung magre-redo sila, just like what happened with the MILF and BIFF, nag-redo sila, we have to come in. So, I think that will be the next thing to monitor.